Good morning. Ngayon magluluto mo na ng merienda. Ang gagamitin natin sa merienda ay yung malagkit na bigas, yung sariwang yog, at saka yung asukal. So gagawa tayo ng biko ngayon. So ang proseso ng pagkanta mo at yung mano-mano. Then hugasan ko muna yung bigas, and then takad ka rin po yun. Then sasain mo na. So mamaya ipapakita ko muna yung pagluluto ng biko. Ito, inunap ko na yung malagkit na kanin. Ito yung yog. Tapos, ito yung pangkadkad ng yog. So, mano-mano kong kakadkad rin mamaya. Papakita ko na lang mamaya kapag na-kadkad ko na lahat. So, ito na yung kinadkad kong yog. So, yung kalahating baon lang ang tinapos ko, kasi yung isang maliit na kalahating baho gagamitin ko naman sa binakol na kamoting kahoy bukas, o yung ano yung sa tawag nila sa kamoting kahoy, yun gagawin ko ito, gagamitin ko bukas sa kamoting kahoy. At saka ito yung inap na sasala ko na to para maluto na, para magawin ko. Pipigayin ko nito habang sinasayin ko yung malagkit na kanin. Ito, sinalang ko na yung kanin, malagkit na kanin, malagkit na bigas. Inunab ko na, ito nasa kawang kawali. And then, lalagyan natin ng konting asin. So, pakuluin muna natin. So, ito na yung unang gata or kaung gata natin. At saka ito yung pangalong gata. So, ito mamaya paghahalin ko na. Pag naluto na yung biko, ito yung white sugar. Then, so ito na luto na, nasahin na. Ngayon ihahalo naman natin yung pangalawang gata. Yan, bubuhos ko yung pangalawang gata. Then susunod ko yung asukal mayamayang konti. So lalagyan ko na ng asukal. Yan. Tansyahin ko muna, baka sobrang tamis. Ayaw nung iba sobrang tamis. So dyan na muna, then haluin ko. So ilalagay ko na yung kakang gata para painin na natin para maluto na. Haluin lang saglit, then pakpan ulit para mainin na. Ayan, pasensya na ha, kasi malakas magkatugtog yung sa kapitbahay, nagpupukpuk pa yung sa bubong. So painin muna natin, hinahan lang yung apoy para hindi masunod. So hintayin mo lang muna natin mainin. Paninahin. Tingnan muna natin kung luto na. Ayun, luto na. Ngayon, kapag maganit na to, yun, maganit na, mahirap na haluin. Ibig sabihin, luto na to. Yun. Kapag hindi masyadong luto, madaling mapanis ang biko. So since na maganit na siyang haluin, luto na to. Ilalagay na lang natin siya sa platter. Ayan. Tsaka nagdidikit-dikit na siya. So luto na to. So yan ang ating biko. Ilalagay ko sa platter maya-maya. Bali, ito na yung naluto nating biko. Nilagay ko na sa linera. Normally, ang nilalagay talaga rito latik. Since na walang latik, ang optional namin rito yung totong. So sa Kapampangan, kapag walang latik, yung totong ng totong ng biko, yun ang nilalagay natin. Namin pala. So yan na ang ating final biko Kapampangan. So hanggang sa susunod na pagluluto.